Hey, what's up guys? This is Paragon Gaming guys. No, so tuturuan ko kayo paano gumawa ng timings no sa BK dito sa AMU. And so first, gawa tayo ng timings without ano VPN. Tsaka swerte, good boy si PLDT ngayon no. So hindi na 600 RTT tayo. Ayun, nakita niyo yung ping niyan, yan. So first, paggawa ng timings kasi first maghahanap ka ng base. So, hanapin nyo lang itong sa Discord, no? Discord, yan. Ito, Discord. May ginawa si Prof dito na timings. Ayan, combo macro timings dito. Teka, search natin. Gayahin natin. Ito. Sa BK ito. So, ayan. 135, 55, 75. So, sa ano nyo dyan? Sa macro software nyo dyan? Or may G-Hub ba kayo dyan? Ayan. Add lang kayo. Create new macro. Kung anong pangalan nyo. Ano ipapangalan natin ito? Ano? Tutorial. Yan, tutorial. So, itoggle. Huwag nyo yung press, ha? So, ito, start tayo. Okay, wait lang. Start. Gagayahin natin yan. Ito. Gilid natin. Gagayahin natin start now. Dapat yung keys nyo dito, guys, ha? Dapat saktos dito sa skill set. Ito. So, ang mangyayari dyan, ang combo ko is 1, 2, 4 or 1, 3, 4 kung ay. So, 1, 2, 4. Rage muna. Okay. So, press tayo. 1, 2, 4. Tapos, yung pads. QWER. So, R. R yung gusto ko. R or E. Kayo na bahala. Tapos, E. Ano natin? Advance. Yan. So, yung mga nasa gitna dito, guys. Delete natin yan. Yan. Ito. Ito yan. Delete natin. Pwede kayong maraming pattern sa paggawa ng combo, guys. Eh. Pwede ganito. Pwede rin ganito. Ganyan. Pwede rin ganyan. Pwede rin ganyan lang. Pwede rin pabaliktad. You know? So, mag-experiment lang kayo guys pag marunong na kayo. So, sa basic muna tayo. Basic. Ito, basic. Yan. Ito yung pinaka-basic. So, gayahin natin. Base natin kay Prof. Yung ginawa ni Prof. Base. Gawin natin yung as base. So, 135, 55. 75, tapos yung pots mo, 90. Uy, sa bakit kasama yung pot rate? Pwede ka naman gumawa ng combo na tapos yung pots mo, ibang timings din. Pero ang mangyayari kasi, grabe yung micro stutter, tapos imbis na mas mabilis yung pot rate mo dyan, mas babagal. Tapos mas babagal yung MU mo dyan. Magbabag yan, parang visual bug. Sa view mo sa monitor mo, ang bilis. Pero sa view ng kalaban mo, ang bagal mo na. So, mas matagal ka makakapatay. Tapos, ang lambot mo kasi mabagal yung pat rate. Natry ko na kasi lahat-lahat eh. So, yung the best talaga is isama yung isang key na pat rate sa combo mo. So, ikaw na bahala mag-optimize, i-maximize mo, i-perfect mo, ganun. So, ito, save natin. So, ito, pagka-save, ilagay natin sa button, lagay natin dyan, sa gitna. Yan. Minimize natin. So, try natin without VPN, ha. Try natin yan. So, enable natin. So, ito yung runtime niya. So, try natin mag-combo. So, ayaw. Bakit ayaw? Kasi yung ping natin is 200. Pumutas 200, 141. So, 141. Pag bumaba ng 100 yung ping natin, gagana to, no? So, ayan, no? Ayaw. Ayan, nag-79. So, ayan, guys. Sa RTT talaga yan, guys, no? So, ayan, no? Ayaw, no? So, i-adjust natin yan. Try natin, na. Try lang natin gumawa ng timings without VPN. Ayan. So, tutorial. So, ayaw pumasok. Ang mangyayari dyan, try natin babaan yung falling kasi masyadong mataas. Gawin natin tong 120. Yan, sige lang kayo, mag-adjust lang kayo, guys. Tapos titingnan nyo, tulad nito. Ito, kumakagat yung combo. Alam nyo anong mabagal dyan? Yung falling. So, babaan ulit natin yung falling. Gawin natin 110. Pag ganyan, guys, oh. Tingnan nyo, yung animation ng falling. Yun yung nagpapa-cancel, eh. Yan, oh. See? Yan, oh. Masyadong mabagal. So, try natin gawing 95 yan. Masyadong mabagal kasi. Tapos, adjust na tayo sa range. Ayan, oh, kumakagat na. So, adjust ulit tayo. Gawin natin tong 55. Yung twisting natin para mabilis yung ikutan. So, malapit na. Konti na lang. O, diba? Continuous na siya.
Bakit alam ko twisting yung i-adjust? Kasi yung range kasi, two-step yan eh. Isang bagsakan lang. Pag-adjust ko sa twisting kasi, para bibilis yung rotation ng combo mo. Kasi masyadong mabagal. Kaya ganun. Ngayon, bumibilis na siya. So, adjust ulit natin. Gawin natin natin itong 90. Tapos ngayon, kunin natin yung tig 5 points dito. So, 90, 50, 50, 90. So, check natin kung gagana. So, gumagana na siya. Ito, pwede na to pang duel gas ito. Nakakapatay na to. Nakakapatay na. Itong ganito na combo. Ayan, no? So, basic to ah. Basic to. So, kung gusto nyo talaga ma-experiment, guys. So, ginagawa ko kasi, guys. Ito kasi, guys. I mean, okay to. Pero, napuputol yung falling nito eh. Parang bumibitaw yung falling sa ganito. Pag naka-VPN ka na. Pag naka-VPN ka na, guys. Ang gagawin nyo is, ganito na gagawin nyo, guys. Bakit ganito? Kasi hindi siya papindot. Pag ganun siya, pa-hold sa keyboard. So, pa-hold, bitaw, hold, bitaw. So, try natin yan kung gagana yan. So, gumagana siya. Mas mabilis pa yan. Kita nyo? Mas mabilis siya. Tsaka, mas suabe. Huwag kayo sa basic, guys, pag bumibitaw talaga yung falling. Yung iba kasi... I mean, yung iba, yung mga malalakas gumagamit. Tingnan nyo, kahit 200 yung RTT natin, gumagana siya, di ba? Kasi nag-hold siya, parang may buffer siya kasi, may buffer. Kahit tumataas RTT mo, kumakagat pa rin yan. Yan. So, ito na, ito. So, kung ganito guys, parang second ko kasi ito eh. Marami akong pattern na lalaman eh. Pero, kayo na mag-experiment. Ano yung gagawin nyo dyan? Paikot-ikot nyo dyan. Anong timings nyo? Tsaka, depende rin kasi yan sa PC eh. So, pag wala talaga, pag ayaw pa rin to, ang titignan nyo kasi yung animation ng character nyo guys. Pag tumatagal yung ganito guys, oh, ayan, sa falling, adjust yung falling, bilisan nyo. Pag itong falling naman, kumakagat, tapos nagagano na lang, Try nyong i-adjust sa rage tapos twisting. Dapat kasi perfect yung rotation niya eh. Kunyari ah, we'll give the example. Kunyari, taasan natin to 100 lang. Masyadong mataas yung twisting mo. Mabagal yan. Kumakagat siya. Pag 100 to, hindi to kakagat eh. Pero 200 kasi, kaya kumakagat. Medyo delay kasi yung rotation natin eh. So, try natin tong pataasin. 80. Kunyari, napaka-slow ng PC mo. Tapos, hindi kaya yung mga ganun na timing. So, ayan o. Ito yung advantage, guys, pag ganitong pattern yung ginagamit nyo, guys. Kasi, parang buffer kasi ito eh. Kahit anong numbers dyan, gumagana siya. Unless, kung gagamitin nyo yung mga maliliit na timings, dyan kayo magkakaproblema. Kailangan talagang mabusisi kayo sa pag-adjust. 1ms yung adjustment ko pag ganito. Minsan, 5. Yan, 5. Ayan o. Gumagana siya, pero mahina, mabagal. Pero makakapatay na rin tong ganun to. At least alam nyo guys, paano gumawa ng timings, no? Sa mga newbie dyan. Minsan kasi, yung pag-adjust dito, rumble na eh. Dapat 95, 90, 80, 85. Well, yung 91, 92, 93. So, ito, try natin i-maximize. Ito na, maximize. Ito yung challenging guys. I-maximize natin yung... timings natin. So, i-maximize. Kunyari, magbe-base tayo. Liliitan natin to. Diba, gumana yung 55. So, try natin 55. Gumana yung 55 dito. Try natin 55. So, check ulit natin. Gumagana siya. Ito. Okay, smooth pa rin siya, no? So, i-maximize natin. Try natin anong maximize ng falling. Hanggang saan kaya na falling. So, baba natin 5 points. Negative 5 points. Dapat... ito guys, ito yung common din problem guys ng mga gumagawa ng timings, no? Naka-on to. So, ang gagawin lang is pipindutin lang, ganun lang. Yes, gumagana yung combo, gumagana, umiikot yung rotation ng combo. Pero ang tanong, humahabol ba? Diba, humahabol. Kunyari, masyado kayong excited, gawin nyo tong 60. Tapos naka-on yan. Tapos, combo ka. Nagko-combo, di ba? Nagko-combo yan. Pero pag naka-off na yan, dyan na kayo magkakaproblema sa duel. Kasi hindi na... kasi hindi siya humahabol. Hindi humahabol. Sumisipa yan. Sumisipa. So, let's give our best
na ma-maximize talaga to. Itong pads, yung iba kasi 90 hindi yan chine-change. Ako kasi ako binabase ko sa ano eh pad rate eh. So hanggang sa pwede pa siyang ibaba tapos mabilis naman pad rate, walang problema yan. So ibababa natin yan. Gawin nating ano, mag-experiment kayo lang. Wag kayong matakot na babaan ng babaan talaga yung timings kasi pwede mo naman yung screenshot tapos ibalik mo kunyari 45. 'Di ba? Grabe yung 45, ang bilis noon, 'di ba? Tapos hindi ka naka VPN. So i-try mo lang, save mo lang. Wag kayong matakot kumuha ng timings, guys. Mag-experiment tulad niyan, no? 65. Kumakagat pa rin 'yan. Ito yung sinasabi ko, guys. Sumisipa na. Pero pag yung iba kasi gumagawa ng timings, naka-on yung auto-attack. Ayan, no? Walang, oh, see? Continuous yan, no? Continuous. Pero pagdating sa duel, ito na. Akala nyo, goods na. Pagdating sa duel, tapos nag-combo kayo. Pagka-combo nyo, ito na. Ayan, no? Napuputol. Kita nyo yung cursor? Yan. Dapat kasi, pag nasa duel kasi, maganda yung cursor mo is nandito sa bandang baba ng character mo dito sa bandang tuhod. Tapos, yung falling slash na yung bahala hahabol. Tulad nito, oh, see? Sumisipa siya. So, ito na, magkakaproblema ka na sa duel. Lala, ba't ito? Ba't hindi ako makatama? Yan. So, sumisipa siya. So, taasan natin yung falling slash. Yan, taasan natin yan. Hanggang sa hahabol na ang falling slash. Yan, oh. Hindi pa yan. Pangit yan, men. Pag may kalaban ka na, tapos nagko-combo rin sa'yo, naku, mahihirapan ka mag-burst. So, dagdag ulit 5. Yan, 5 lang dagdag. 5 ulit. So, humahabol na siya ng konti. Humahabol na. Yan. Yan, humahabol na. So, add ulit tayo 5. 80. Gawin natin 80. So, sumisipa. 80. Sumisipa na siya 80. So, add ulit 5. Add ulit tayo 5, ha? Add ulit 5. Ito, 5. Hindi pa rin humahabol. Humahabol na konti. Ayan, oh, humahabol na siya. Ayan yung sinasabi ko, guys. Humahabol. Eh, hindi ko na minumove yung cursor ko. So, kunyari, 85 yan. Tapos, sa tingin nyo, adjust ko kaya yung rage tsaka twisting. Walang problema yan. Gawin nyo lang. Negative 5. Save. Test ulit. Hanggang sa ma-perfect nyo na yung timings nyo. Para to sa mga hindi naka-VPN, ha. See? Ang bilis na ng combo. Pero guys, iba kasi tayo na PC. Pag hindi kaya tong ganito na timings, itong 85, 50, 50, 45, pwede nyong taasan lang by 5 points. By 5 points lang. Ayan o, sumisipa siya. Masyado na kasing mabilis eh. Pero, pag gumaganda yung RTT, sumusunod siya. Pero kung gusto nyo talagang mas mabilis kahit sumisipa, i-go nyo guys, i-practice nyo lang yung aiming. So, i-predict nyo kung saan tatalsik yung kalaban. Ito, napuputol siya kasi masyadong mabilis eh. So, ang gagawin natin, pwede nating taasan yung pats na dito. Dito na tayo tataas na pats. Ayan o, 85, 50, 50, 50. Ayan o. So, ito na mangyayari sa combo niya. Try natin i-maximize, guys, na humahabol tapos ang bilis. Yan, ang bilis na niya, no? Sige, try natin gawing, gawin natin 45 yung range kasi 2-step naman to, 2 steps. Yan, 45. Sa range kasi, pwede kayong mag-MS kung mid-range PC kayo. Pwede kayong mag-MS ng dito. 35... 40, 45, 50, 55. Tapos, ang titingnan nyo guys, huwag kayo titingin sa yung shake ng itong sa rage. Huwag kayo titingin sa yung paglindol. Yung titingnan nyo is yung putok. Kung mabilis ba yan. Yan o, mabilis na yan para sa akin, no? Nakakapatay na yan, no? Nakakapatay na. So, masyadong mabilis tumatalsik. So, add tayo ng 5 sa twisting. May mga build din pala guys, may mga mga tricks din. Yung iba kasi tinataasan yung twisting ito para sa stun rate. Tinataasan nila twisting para sa stun rate para mas
mataas yung chance ng stun. Ako kasi yung way ko ng paggawa ng timings is mas mabilis na combo, mas maganda para sa akin. Mas mabilis na pat rate, mas maganda. Hindi ako masyadong sa stun, hindi ako masyadong tawag dito. Nakaano na lang sa stun na basta maganda stun goals na 'yan. Aanhin mo yung stun kung mabagal yung combo mo, 'di ba? Kasi may mga ibang BK kasi dito, guys, na mabibilis yung PC, mabibilis yung internet. So lugi ka talaga pag mabagal combo mo, 'di ba? Tulad nito. So ipe-perfect nyo lang talaga, guys, 'yan lang. Ito sumusunod na siya, humahabol na. Tapos gawa tayo first skills. Paggawa ng first skills, guys, same lang, gayahin nyo lang 'to. So add tayo. So tingin kayo sa skills nyo. So mangyayari 1 3 4 pots. So add 1 3 4 pots. Yan. Tapos advance yan na. Yung mga gitna, i-delete natin yung nasa gitna. Tapos gayahin natin yung pattern, okay? Wait lang ha. First yung MS muna para goods. So 45, 55, 50 yung pots. Okay, itong pattern muna, tapos yung combo speed muna, saka na yung pots, pot trait. So ito mangyayari, guys, yan. So save natin yan. So try natin. So ito yun, four skills. Tingnan natin kung okay yung sa ice. So sumusunod na siya, rapid na siya, guys. Humahabol, kita nyo naman yan. Pag medyo goods na kayo sa speed ng combo nyo, guys, adjust naman tayo sa pot rate, no? So, ang mangyayari dyan, pot rate muna, tapos bahalan na muna yung speed, no? So, titingin kayo sa pot rate. Yung ginagawa ko kasi, guys, is tinatapon ko to, tapos sa loob ng 1 minute, ito, dito ako nag-oras, sa loob ng 1 minute, kung ilan yung pots niya, yun yung calculation ko. Tulad nito. So, gawin natin 5 yan. Magko-combo ako dito, tapos magwi-wait ako ng 1 minute, tapos i-check ko kung ilan na lang natira ng pots sa 255. So, kunyari 1 minute na 'yan. So, pagka-check natin, 'yan, 5120. So, ito yung i-check ko, itong isang pots. Mas maliit na lang yung pots, mas maganda. So, yung nagawa ko with VPN, maximum is 189, 187. Yun yung nagagawa ko. Ewan ko lang sa without VPN, ha? Kasi medyo mabagal-bagal talaga without VPN, eh. So, wag kayo mag-isip na mas mabilis, mas maganda, guys, ha? Isipin nyo, mas humahabol, mas maganda. Kahit ganito lang speed, tapos humahabol naman, yung ka-duel nyo, naku, ganda nito. Tsaka sa build naman, guys, sa socket naman, kung wala talagang wala kayong VPN talaga, tapos medyo ganito lang yung combo nyo, pwede kayo mag-build ng damage, guys, parang burst damage, yung EDI build lang. Huwag na kayo mag-ASI build, ARI build, EDI lang, EDI. Huwag na kayo mag-CDRI, kasi minsan lang lumalabas yung critical dito, guys. Tapos kung mahina yung pot rate nyo, huwag kayo mag-API build, mag-DI build lang kayo. So, ganito. So, nakagawa na tayo ng magandang combo. Tapos, araw-araw, improve nyo lang. Adjust lang kayo. Experiment lang kayo. Tapos, try nyo mag-discover ng mga new patterns. Kunyari, ilalagay nyo yung 2 dito. Yan. Or, ibabaliktad nyo to. 4, 2, 1. Kasi, iba-ibang feeling to, eh. Ayan, 4, 3, 1. Try natin. Ayan, napuputol siya. Minsan kasi yung pagkaka-discover nyo, pagkaka-experiment, katagalan mamamaster nyo na paggawa ng timings. Kasi ngayon, first time kong gumawa ng timings without VPN, eh. First time ko lang. At least ako, first time ko, so malalaman ko anong mali. Hindi yung iba kasi magtuturo, alam na anong gagawin. Sasabihin, add ka lang dito 55, add ka lang dito 45, oh, 'di ba? Bakit ka mag-add ng 45? Bakit ka mag-add ng 55? Ito, 85, inadd ko 85 kasi yung rotation ng combo natin goods na. Perfect na para sa RTT natin. Yung range naman, sakto yung 45 sa RTT natin. At saka ping, dapat nakatingin kayo dito, ha. The more na mataas yung RTT natin, tataasan niyo tong mga timings na to, okay?
Pero ito, ito kasing pattern na to, maganda to, parang buffer na rin kasi. Kahit tataas yung RTT dyan, magkukontinue pa rin yung combo mo. Kaysa naman yung pindot-pindot lang, itong yung 1-1, 1 up-down, up-down, ito up-down, up-down. Yung up-down, up-down kasi masyadong sensitive sa RTT yan. May mga iba namang pattern, yung ibang software kasi, pwede isabay yung mga pads. Kunyari, 1 pads, 2 pads, 4 pads, R pads. Sa G-Hub kasi, medyo hindi yan gumagana eh, naglalag eh. May mga alam akong ano, ibang software na mabilis na kahit lagyan mo pads, pwede siya. So ito, ayun oh. Pwede na siya. Pwede na pa-duel to, guys. Pwede na ako i-duel gantong combo. Patay na ako dito, men. Ayun oh. Tingnan niyo yung pads, mabilis na rin. See? Tingnan niyo. Mabubuhay na kayo niyan, men. Yung pads diyan. Tapos common mistakes ng mga BK rin is yung tipong tawag dito, yung mag-wait na lang na bibigyan ng timings. Mag-explore din kayo, guys, ng mga sockets and then mga anong-anong gagawin nyo sa mga timings na yan. Kasi sa ngayon, ayun oh, pwede na to pang duel, guys. Try nating pabilisin pa to. Gawin natin tong 45, yung twisting. So, bibilis yung rotation ng combo. Isipin nyo, guys, every change ng MS is mag-iiba yung rotation ng combo. Ah. So, kung masyadong mabilis na yung rotation ng combo, mapuputol na yan. Dito, mas bumilis, oh, diba? Adjust lang kayo, guys, ng mga 5 points. Tapos, tingin kayo sa path rate. Tingin sa path rate dito, baba. Tingnan nyo yung path rate, guys, mas bumilis. Bilis, no? Bakit kumakagat yung path rate dito? Kasi mataas naman yung ano eh, yung falling eh. Tapos pagka 85 ms 45 45, pag salpak ng pads, pagka pindot ng pads dito, mag-up agad. So magti-trigger agad yung pads. Kasi pag lalagay natin tong pads dito, guys, ilalagay niyo yan diyan. Ang mangyayari diyan, medyo mabagal, putol-putol yung pads na yan, guys. Lalo na pagtataas RTT mo, mapuputol yan. Walang buffer. Minsan masisira pa yung combo mo. See? Mapuputol. Tingnan niyo yung pads, guys. Oh, nagsa-stop. Nagsa-stop. So mas maganda talaga ilalagay na yan diyan. Wag na kayong magtangkang ano. Magtangkang gawin 'yon. Yan na. So sa mga bago diyan, the best is ito. Gayahin niyo lang 'to, guys. Experiment lang kayo, no? So, explore lang kasi yung combo, main combo ko kasi, guys, ito, 5 skills. Ito, second ko to. Ito, guys, di ko na i-click, right? Explore lang kayo, guys, right, no? So, thank you sa panonood, guys, no? See ya. Next. Ah, sa ML? Kung sa ML kasi, guys, paano ba to? Ah, remaster na lang ako, wait lang. Huwag muna tayo mag-out. Remaster. Turuan ko kayo. Yan. Sa remaster guys, add tayo ha, at ML add. Ito ay ma-max nito kung PVP build to ha, hindi to PVM ha. Ima-max natin 'yan, max natin to. Pag SPI build ka na BK, napaka-useful nito. Tapos 10 points dito. Ima-max natin to. Ito, huwag kayong mag-add dito, guys, ha, kasi gumagana lang to sa safe zone. Ito, max natin to for sure. Di ito eh. Tapos ito, pang PVM lang to, guys. Na-test ko na to. Yan, 10 points lang yan. Tapos ito, max. Pwede nyo i-max to. Tapos ito na. Ito, guys, is Vengeance. Dito yan nag-a-add sa full damage reflect. So, napaka-importante nito, guys. Pang ano to, pang comeback clutch. At saka, pinaka-importante, ito, stamina. Pandagdag life. Tignan nyo yung HP ko. Tumataas. Grabe. Agility. Yung ibang BK, guys, is yung agility 10. Pero pag gusto mo talagang rapid yung combo mo, man, imamax mo na. Ako, minamax ko kasi to eh. Ayan o. STR ko, max yan. Imamax natin yan, men. Wala tayong tinatago na ML dito. Ayan o. Attack rate. Ito, pang PVP to. Imamax natin yan. Max natin to. Kung
spear build kayo guys, 10-10 tapos 15-20. Tapos kayo na bahala mag-add. Ito, max natin to for sure. Tapos kung kulang kayo sa points guys, itong minimum, pwede nyo i-10. Pero hindi naman tayo kulang sa points eh, kasi maze build tayo ngayon eh. So, imamax natin yan. Imamax natin to. At saka ito guys, wag nyo na itong i-add. Ewan ko lang, yung iba kasi may nag-add dito, minamax 20 to. Ano kasi yung stats kasi natin sa EDR ay nakakaping to 100% yan. Tapos ito guys, ito, wag nyo, pwede nang ano to guys, yung importante dito is mag 3% eh. 14 points lang yan guys, wag nyo i-20 guys. Wala namang, hindi naman kita sa, ano yan eh. Hindi naman ramdam yung 20% kasi yung dagdag ng 20%, 0.30 lang ata. 14 natin yan guys. Oh yan o, 3%. Saktong papataw ng 3% yung 14 points. Same dito. So dito na, ito, pang PVM to guys. So, 10 lang. Ito na, sa Falling Slash. Yung Falling Slash guys, pag in-upgrade nyo yan guys, I mean, long range pa rin. Pero pagka in-upgrade nyo yan, ang mangyayari dyan, pag wizard yung kalaban nyo, pagkatalon nyo guys, mag-ano lang, ganyan lang. Hindi magkoconnect yung combo. Ganito lang, tapos ganyan, tapos ganun lang. Pag hindi kasi naka-upgrade yung Falling Slash kasi guys, ang mangyayari dyan guys is magkoconnect agad yung combo mo. Pag malayo ka, magkoconnect yung combo mo. Pag naka-ML naman yung Falling Slash mo, ang mangyayari dyan ganito. Ganun lang, walang connection, walang follow-up na combo. Ano lang, falling, tapos mag-ice or mag-rage, falling, mag-rage, wala na, walang follow-up. Pagka ganun, saka na siya magpa-follow up ng combo pag in-upgrade mo to. So bibili tayo ng... Wait, bili tayo ng sword. Bili tayo ng sword. Sword. Ano to? Ito, cyclone. So, yan. So, cyclone, add mo lang to para hindi ma-add yung falling slash. Ito, kahit 10 muna, add tayo ng MLI, imamax natin to. Importante talaga yung buhay sa... Para sa akin, importante talaga yung life sa BK, guys. Kasi, aanin mo yung defense, aanin mo yung damage. Kung wala ka ng buhay, patay ka na, di ba? Ito, importante. Pwede mo tong E15. Pwede mo rin tong E20. Pero para sa akin kasi 15. Kasi pag E20 mo to, dagdag yan 4 points lang. So, ikaw na bahala kung mag-a-add ka dito kasi hindi naman talaga to. Pag pwede ka mag-add dito kahit 5. Sa akin lang kasi parang mas mabilis kasi yung animation pag upgraded eh. Pag upgraded na mga skills, mas mabilis. So, may 20 points ka, pwede mo tong E15. So, pwede mo tong E7 or E10. Yan, 10. May 5 ka pa. So, pwede mo tong i-add dito. Pwede mo rin tong i-add dyan. Ikaw na bahala, pwede i-add dyan. Max. Yan. Para sa BK guys, goods na yan. Ganyan na build. Mas mabilis. Sa socket guys, sa BK, sa mga hindi pa alam dyan, pwede kayong mag-SPI kung manual socket, HIDI, kung donated, pwede kayong mag-SPI, pwede rin mag-HIDI, BSODI. Pag mabilis yung internet nyo guys, pwede kayong mag-API. Pwede rin kayong mag-ALRI. ALRI, yung automatic life recovery increase. Tapos sa weapon naman, likewise lang. Sa weapon. Yung weapon, ito yon. Level type, ADRI, Psy, attack rate. Yung iba, pwede rin ako mag-ADI, pero type ko lang. Nagtetest ako ngayon sa ARI eh. So, yan yung socket natin. Pero ito yung tinatago dyan. Ayan, So, yun lang guys siguro. Ilan ng ano natin. 28 minutes na. So, yun lang guys. Thank you sa panonood guys. Kung may question kayo, comment down below or message me sa Discord or message me in-game. Right? See ya. Bye-bye. See ya. Bye-bye.